asawa ang mga pangako. Sa aking sariling pananaw, yung EDSA 1, EDSA 2, at EDSA 3, lalo na yung EDSA 1 and 2, doon pinapakita na huwag mong hamakin ang taong bayan. Pagkat ang lakas ng tao ay nasa kanyang paniniwala. Nakakapagod din ang umasa, lalo't ang bituka ay walang laman. Napakahirap sa mahirap ang hustisya, lalo't bansa ay hawak lang ng ilan. Nag-people power one, nag-people power two, ang buhay natin di pa rin nagbabago. Nag-people power one, nag-people power two, ngunit hindi pa rin tayo natututo. May nagsasabi daw EDSA 1 at EDSA 2 ay sayang pagkat wala naman nangyari. Nagkaroon ng EDSA 1, yung pumalit, pareho din. Nagkaroon ng EDSA 2, yung pumalit, mas malala pa. Nagkaroon nga ng EDSA 3, hindi naman nagtagumpay. Ang akin naman eh, ang dapat lang tignan eh, yung EDSA mismo. Yung sinasabi kong lakas ng taong mamamayan. Yung sinasabi kong paniniwala ng marami na nagkakaisa na ito isang napakalaking puwersa. Pagkat hindi natin matatanto kung ano mangyayari pagkatapos ng isa nating bagay na ginawa. Kaya mahirap husgahan ang EDSA pagkatapos ng siya'y naganap. Para sa akin, those are the imponderables. Ibig sabihin na imponderables ay yung hindi mo masabi. Halimbawa, halimbawa magkaroon tayo ng EDSA 4 at ito'y magtagumpay. Sino makakapagsabi sa akin na mas mabuti ang magiging takbo nito o hindi, ang susunod na pamahalaan? Maaari maging mabuti. Siguro, mas mabuti kaysa sa ngayon. Pero maaari din maging masama o mas masama pa kaysa dati. So, yun ay bahagi na ng sa palaran ng konti. Ang talaga lamang huwag papayagan ng taong bayan ay siya'y gawing alipin, siya'y gawing namangmang at siya'y ituring na baliwala. Nag-people power one, nag-people power. Meron siyang isang totoong talagang tupad na naisin. No? Ito'y talagang siguro nga sumobra pa ang katuparan. Ay magmula sa isang diktadura ay naibalik ang demokrasya. Ito eh mahirap itong pasinungalingan. Siguro nga masyadong naibalik ang demokrasya kaya masyado tayo ngayon na medyo sabi nga malikot sa aparato. Pero hindi bale, mas mabuti na yung ganun kaysa tayo na nakaposas ang ating dila, nakapiring ang ating mga mata. Parte ng simbahan dyan ay sinimulan lang ng isang tao. At yun po ay si Cardinal Sin. At lahat po kaming mga obispo ay sumunod. Pagkat si Cardinal Sin po yan, isang taong pwedeng paniwalaan at pwedeng talagang pagkatiwalaan. People power one, nag-people power two. Yung EDSA 2, sorry lang, mukhang wala po nangyari. Mukhang sumama pa tayo sa dati. Mukhang yung pong ating mga karapatan ay unti-unting nababawi at unti-unting na pupusasan. Ngunit hindi pa rin tayo natututo. Yung unang
EDSA, sabi nila wala daw nangyari pagkatapos, at totoo naman siguro. Ikaw lang EDSA, wala din nangyari, at totoo naman siguro. Eh bakit i-EDSA mo pang tatlo, wala naman nangyari, apat wala nangyari. So, ito siguro meron din halaga yon na tinitignan nila yung EDSA yung sa pagkatapos, hindi tinitignan lang yung EDSA mismo. Depende yan sa nakaupo eh. Kung ang nakaupo ay ang kanyang damdamin ay talagang tulad ng sinasabi para maglingkod. At kung ang kanyang pangako ay para bigyan ng kabutihan ng bayan. At ang kung kanyang plataforma ng tulad siya'y kumakampanya ay ang kanyang naisin ay walang iba kundi ang bayan ay maging tahimik at maunlad. Siguro po pag nagkaroon tayo ng ganitong namumuno, marahil wala ngang EDSA, no? Pero kung ang nakaupo po ay sabi nga ay parang may pagkit sa silya, eh talagang siguro hindi maalis ng basta konting kilos diyan, konting kilos dito, konting impeachment process dito, konting impeachment process doon. Maaari po talagang hindi maalis kung hindi mas isang kilos na talagang mas malakas at talagang mas nagkakaisa. Yun naman po ang lalabas na naman po ang lakas ng taong mamamayan na maliliit na minsan wala namang pinag-aralan pero pagka sumama siya sa marami, lumalakas po siya. Kahit nag-get sa 3, kahit mag-get sa 4, ang buhay natin di pa rin magbabago. Kahit mag-people power, tayo ang talo. Hanggat hindi tayo natututo.